Kakaalis lang namin sa ano sa Pink Sisters simbahan. Ngayon on the way kami sa ano? Tagaytay Vacation House. Tagaytay Vacation House. Na-rent namin sa Airbnb. Sa 1088. Actually 2 p.m. pa ang ano, ang check-in time, pero wala na kaming magalaan, nakatatlong location na kami. Kaya doon na kami tatambay sa malapit. This is 1088. Oh, dear. Yes, we're here. Welcome to Tagaytay Vacation House. Bali, isang compound siya. Tapos, yung na-rent namin is itong yellow cottage. Nakapasok na kami dito sa ano, sa parking nitong check-in na namin. Pero mag-aalauna pa lang, quarter. Maagap na, napaagap kami. Eh na pa kaming madaling araw dito sa Tagaytay. Eh na pa kami gumagala. Eh naisip na namin pumunta rito kasi nga umiinit na. Matambay na maganda. Ayan, nakausap ngayon ng asawa ko. Kasi kung pwede nang check-in. Ah, hindi daw dito. Hindi dito? Ano yun? Oh my God! Ah, ito? Ah, iba pala po aking na-parking yan. Alright, lipat muna ako ng parking. Dumating kami dito ni Kev around 1:30. Nandito pa yung owner, bali naglilinis pa dahil kaka-check out lang ng previous client nila. So, bibigyan namin kayo ngayon ng house tour habang hinihintay natin yung mga kasama namin. Yes! Ito, may apat silang pintuan, dalawang sliding, at saka isang main door. Meron ding isa sa kitchen. Ayan. Ang ganda pala nitong orasan nila dito kasi lang sira. Bali, nandito sa baba yung malaking table, kitchen, may dirty kitchen, tapos isang room at isang CR. So, itutour muna namin kayo sa first room. Ito, good for 4. Ito, meron pa siya sa ilalim na bed. Ayan. So, ito yung room namin ni Keb, tapos ni Aloy. Bali, tatlo kami dito. Paglabas mo naman ng room, nasa bandang kaliwa yung CR. Ayan, sobrang linis. Actually, meron pa dyang ano, shower room sa bandang kanan. Ayan, akyat naman tayo sa second floor. Dito naman sa second floor, may dalawang room at saka isang CR. Punta naman tayo ngayon sa room number 2. Ito naman, dito naman nagstay ngayon sina Zeda at saka si Neil, si Zek at saka si Trina. May aircon din dito na isa. Ayan. Tapos, ito yung design sa stair. Ito naman yung area. Nandito yung TV. Tsaka, pwedeng mag-PlayStation. Pero yung PlayStation, dala na namin. Dala ni Aloy. Ayan. Tapos, ito yung view sa baba. Bali, open siya. Nandyan na sila Neil. Kakadating lang. Ito naman yung room number 3. Dito nag-stay si Christine Ann tsaka si Melvin.
Ito namang room na to, walang aircon, pero walang problema kasi sobrang lamig sa Tagaytay. So ayun, dumating na ang mag-anak na katubang Lins. Dala ang aming mga recados, kaya si Kev nag-start na magluto ng carbonara. Yun yung merienda namin habang hinihintay si na Christine Ann. Dahil nasa biyahe pa sila. Tapos kami naman ni Zeda, naggagayak na kami para sa bridal shower mamayang gabi. Ayan, busy-busy. Ito na yung final setup namin na sobrang simple lang dahil simpleng-simple lang naman ang ating bread. Ayun nga, mag-uumpisa ng magluto ng carbonara ang aking asawa. Dahil sa kanya yan nakatoka. Una, nilagay ang mantika, then ang sibuyas, bawang at hinalo, then ang tuna, tatlong piraso. Next is carbonara sauce. Basil. Tapos tatlong Nestle cream. Nilagyan din ng mushroom at Alaska Classic. Siyempre, hindi kompleto kung walang melt syrup. Cheese. Ayan, pinakuluan. Tapos, nilagay yung pasta. Ta-da! Melt syrup. Ayo. English na eh. Nagalog pa. Uy, kumumanti ako hindi nag-iinom. Wala akong nakakain. Ako nananampi ka talaga. Thank you, boy. Nakita mo na yan? Ano? Snow? Tama na eh. Lugtag mo na po. Ay. May sobra naman isa. Ibigay mo sa kanya. Ito naman yung mga snacks namin. Talaga naman, mga takot na takot magutom. Ayan. Ay, naglalaro ay na injury pa. Magmerienda ng aming carbonara. Luto ng aking asawa. Yes. 1 kilo nga pa itong carbonara. Bali hanggang bukas na. Corn dog. Table number 5, corn dog. Ito nga, handa na ang hapagkainan para sa aming merienda. Bale, hindi na namin nahintay si na Melvin tsaka si Christine Ann dahil mga alas 5 na, medyo nagugutom na kami. Kami tayo. Doon sa parang ulit tayo. Basta na, pagdating ko parang dito sa parang university. Tapos para na traffic din naman sila. Kaya nag-upisa na rin kaming kumain. Ayan, so ito yung bouquet na binili namin kaninang madaling araw ni Kev sa Dangwa. Tama-tama, bago pala kami kakain. Malita. Oo ba, traffic na lang ganung oras. So eto na, dumating na sila puti sakto bago mag-sunset. Ano kaya ito? Pag-picturean pa kami dito. Ay, Gina! Yeah! Oh my God! Kayo ulit kumain. Ay, dalawa. Kasi sa'yo, hindi ako dahil sa'yo. Ay! Ha ha ha!
Bilitan ng lupa, tapos pag ganito na, baka siya din. Nag-decide naman kaming lahat lumabas pagkatapos nilang magmeryenda para magkitsuran dito sa compound. Tapos magbanding na rin. Explore na rin yung lugar. So, bumaba kami nila Tian para i-check yung parking dun sa dulo dahil crowded daw yung sasakyan namin dito sa bungad. Baka daw masagin ang ibang sasakyan na papasok sa gate. So, chinek muna namin yung area. Meron din pala sila ditong privacy kineme. Para habang kumakain is wala nakakakita sa inyong iba. Ayan. Tutorial para sa aming bridal shower. Bali, kami mga girls, ang suot namin is all white. Then, ang boys naman is all black. Para ayan, support na support naman ang mga mamshi. Pag-aayos sa ating bride-to-be. Para sa ating dinner, ang nag-prepare naman is si Aloy ng ating Indomie na may maraming itlog. Ayan. So, ganito yung banding namin pag nakikita-kita kami. Kumain, magkantahan, at magtawanan. Kaya sobrang solid ng friendship namin kahit hindi kami madalas magkita-kita. Pero pag nakikita-kita naman kami, sobrang solid.
Ayan, kahit ulit-ulit na yung kwentuhan namin, talagang tawa pa rin kami ng tawa. Hindi nakakasawa kapag mga ganito ka babait na tao ang kaharap mo. Around 11 pala, natulog na rin kami at ito na ang ating day 2. Luluto naman si Kebo ngayon ng sinangag. Dahil nga wala kaming dalang asin, fried rice. Ginamit na lang ng pagsasangag ay pinagprituhan ng tuyo. At ayun nga, sobrang sarap naman. Yan ang aming pagkain, breakfast, sinangag, tuyo, corn beef, hot dog, itlog, corn dog, mga tinapay, Starbucks coffee, at saka yung sobra naming carbonara. Ayan, sobrang sarap, saka sobrang relaxing yung vibe. Sa labas pala kami kumain, sa may gilid. After namin mag-breakfast, nag-prepare na rin kami pa-uwi dahil ang check-out namin is 12 noon. So bago yun, nagpahinga muna kami, naligo, at eto, ready na lumarga. Paglabas namin, kanya-kanya na kaming way dahil sila ata kakain pa or mag-Starbucks somewhere dito sa Tagaytay. Well, kami naman, kailangan na namin umuwi dahil may pasok pa ako mga ngayong gabi. Bye! Thank you for watching!